Ang dokumentaryong ito ay personal na konsepto ng may akda, hindi upang tutulan ang anumang naisulat na sa mga pahina ng kasaysayan, kung hindi upang laliman pa ang pagsusuri sa mga tunay na kaganapan noong mga panahong nakatali pa ang ating kalayaan sa kamay ng mga mapang-aliping dayuhan. Anumang pagkakaiba sa pananaw ng mga manonood at mag-aaral, ay lubos ko pong nauunawaan dahil ang gawang ito ay hinabi at tinulma sa isang simpleng kaisipan ng isang simpleng mag-aaral na katulad ng inyong abang lingkod. Naririto po tayo sa kahabaan ng South Luzon Expressway at tila namamangha pa din ako sa kagandahan ng tanawin. At excited na po ako na makapunta tayo sa tahanang kinalakihan ng ating pambansang bayani. Ito po si Macraven de Una. Halina po kayo at baybayin natin ang daan patungo sa lupang sinilangan ng isang bayaning nagpataas sa antas ng kagitingan at karangalan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Narito po tayo ngayon kung saan ipinanganak ang ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Halina po tayo ngayon at samahan niyo po ako upang tuklasin ang mga bagay-bagay na may kinalaman kay Dr. Jose Rizal. Naririto po tayo ngayon sa replika ng kubo na kung saan na ang batang si Rizal at ang kanyang mga kapatid ay malaya nakikipagkwentuhan. Dito rin sa lugar na ito ay madalas silang nagtatakbuhan, nagbibiruan o minsan namamahinga kagaya ng mga ginagawa ng mga pangkaraniwang mga bata sa kasalukuyan. Nagsimula ang buhay ni Dr. Jose Rizal sa lalawigan ng Laguna, bayan ng Kalamba. Siya ay pinanganak noong Hunyo 18, 1861 at ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda na nagmula sa isang angkan na masasabi nating may kaya sa buhay bilang sila ang nangungupahan sa isang hasyenda at farm na nasa pagmamayari ng mga paring Dominikano. Narito po ang talaan ng angkan ni Dr. Jose Rizal. Ang lahi ni Rizal ay mestesuhin, hindi tulad ng isang pangkaraniwang Pilipino na kayumanggi. Ang kanyang ama ay si Francisco Rizal Mercado na may lahing Inchik. At ang kanyang ina na si Teodora Alonso Realonda ay may lahing ding Inchik at Espanyol. Siya ang may nag-iisang kapatid na lalaki na si Pasiano at siyam na babae na sina Josepa, Saturnina Hidalgo, Soledad, Maria, Trinidad, Lucia, Concepcion, Olimpia at Narcisa. Masasabi natin na namuhay si Dr. Cersal sa isang marangyang pamilya. Ang katunayan ay mismo ang kanilang tahanan nakakaiba sa lahat ng bayan ng Kalamba. Si Teodora Alonso Realonda ang naging unang guro ni Dr. Jose Rizal. Naririto ang talaan ng pagbibinyag kay Dr. Jose Rizal. Dito sa kanilang tahanan ay makikita natin ang sinasabi kong karangyaan ng pamilya ni Rizal. Ang mga muebles na ginamit sa kanilang bahay at matitibay at yari sa mga solidong bagay. Ang mga kagamitan o kasangkapan ay tunay na makikitang grandyoso at tanging mayayaman lamang ang nagtataglay nito. Ang silid na ito ay tanggapan ng mga piling panauin ng pamilya ni Dr. Jose Rizal. Antesala, ito ang silid pampanauhin ng pamilya Rizal. Nagsilbi itong silid antayan ng mga panauin at silid kung saan isinasagawa ng pamilya ang mga piging. Dito rin matatagpuan ang silid aklatan ni Don Francisco kung saan sinasabi na 1,000 aklat ang makikita. Malamang dito na bigyang sigla ang hangarin ni Jose na mag-aral at tumuklas ng kaalaman hinggil sa maraming bagay. Sa bahagi ng bahay na ito, makikita ang ilang orihinal na gamit ng pamilya Rizal. Ang 2 galenera, mahabang upuan na may istante sa ilalim. Sa gawing kanan, ang sabitan ng sombrero at mahabang solihiyang upuan sa pinakadulo ng silid. Ang ibang mga gamit naman ay mga replika lamang. Ito ang sala ng pamilyang Rizal. Dito tumatanggap ng mga kaibigan o mga kamag-anak ang pamilyang Rizal. Ito ang kanilang sala. Dito tinatanggap ang mga kamag-anak
at malalapit na kaibigan ng pamilya. Karaniwang may dalawa o tatlong wego ng kasangkapan. Dito, ang ama ng tahanan at ilang kaibigan ay nagpupulong at naguhuntahan. Umuupo sila sa malapit sa bintana upang damhin ang simoy ng hangin. Karamihan ng kasangkapang naririto ay replika lamang na mga gamit noong panahon ni Rizal. May mga upuang may solihiya at mga inukit na detalye, mesa at konsolang may pangibabaw na marmol, mga kontonera at seramikong patungan ng halaman. Ang pagkakaayos dito ay batay sa mga bahay na kasinggulang ng orihinal na tahanang Rizal Mercado. Ito ang orihinal na kwarto ng mga kapatid na babae ni Dr. Jose Rizal. Kwarto ng mga babae. Ito ang silid-tulugan ng siyam na kapatid na babae ni Dr. Jose Rizal na sina Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josepa, Trinidad at Soledad. Tulad din ng silid ng mga lalaki, maliit ito at iisa ang kamangyari sa Nara kung saan ang pinakamatanda sa magkakapatid ang may pribihileyong matulog sa kama, samantalang naglalatag naman ang banig sa sahig ang ibang kapatid. Ito ang silid tulugan ng magkapatid na Pasiano at Jose Rizal. At lahat na makikita nyo dito ay orihinal, kasama na itong hinihiga nila maliban sa pichel at planggana. Kwarto ng mga lalaki. Ito ang silid tulugan ng magkuyang Pasiano at Jose. Tulad sa mga kwarto ng mga babae, maliit ito at iisa ang kamangyari sa Nara. Si Jose at Pasiano ay malapit sa isa't isa sa kabila ng 10 taong gulang nilang agwat. Dahil sakitin si Jose nung siya ay bata, hinahayaan siya ni Pasiano na matulog sa kama. Ito ang kwarto ng kanilang mga magulang. Isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda sa silid ng kanyang mga magulang sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi ng Miyerkules. Hunyo 19, 1861, lubos na nahirapan sa panganganak si Doña Teodora sa kanyang ikalawang supling na lalaki. Ayon sa alaala ni Jose, ang aking pagsilang sa daigdig na ito ng luwa ay muntik nang ikasawi ng aking ina, kung di niya na ipangako sa mahal na birhen ng Antipolo na dadalhin ako sa kanyang simbahan. Narito ang mga orihinal na gamit na pagmamay-ari ng pamilya gaya ng aparador, botaka, arinolang yari sa porselana, tampipi, tumba-tumbang upuan at mga upuang yari sa solohiya. Ang ibang gamit naman ay mga replika na gamit gaya ng malaking kama, almaryo, lagay ng unan, kumot, banig at kulambo at altar. Ito ang kanilang komedor at kusina. Ang komedor o silid kainan ng pamilyang Rizal, sinasabi na nagsisimula na maaga ang araw ng pamilyang Rizal dahil maagang gumigising si Don Francisco upang maghanda para sa gawain sa kanilang mga sakahan, samantalang si Doña Teodora naman ay araw-araw na nagsisimba. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng pamilya ay ang agahan. Kadalasang inihahain sa umagahan ay suman, pagkatapos ay sinigang at batchoy. Mayroong ring kesong puti at pandesal kasama ang mainit na tsokolate. Kung minsan naman ay puto, champurado, at tuyo o daing. Matapos mag-almusal ay nagpapatuloy na ang bawat isa sa kani-kanilang gawain. Sa kusina naman ay sinasabing mahilig magluto si Doña Teodora Alonso na mga minatamis, longganisa, bagoong, at atsara na itinitinda rin nito sa munting tindahan ng pamilya sa ibaba. Ayon kay Valentina Sanchez, kusinera ng pamilya, ang mga sumusunod na ulam ang paborito ng pamilya Rizal: relleno, adobo, estopado, puchero at tinola. Ang karne asado o inihaw na karne ang paboritong ulam ni Jose. Narito po tayo ngayon sa simbahan ng St. John the Baptist na kung saan madalas manalangin o magsimba ang mag-anak na Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay nakitaan ng kakaibang galing sa panahon ng kanyang pag-aaral,
mula pa sa Ateneo de Municipal na kanyang pinasukan hanggang sa Universidad ng Santo Tomas na kung saan siya kumuha ng kursong medisina. Umalis si Dr. Jose Rizal patungong Espanya noong 1882 na kung saan pinagpatuloy niya ang kursong medisina at liberal art at pinayabong pa ang ganitong kaalaman na nagtungo siya sa Paris at Heidelberg. At sa panahon ng kanyang pagtuklas sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang minamahal na bansang Pilipinas, siya ay naging inspirasyon ng isang propaganda movement sa pamagitan ng kanyang pagsusulat sa pahayagang La Solidaridad, na humihingi ng reforma sa bansang Espanya kasama na ang pagiging probinsya ng bansang Pilipinas sa Espanya. Dito na umusbong ang hangarin niyang makasulat ng isang nobelang magpapaantig ng damdamin ng kanyang mga kababayang Pilipino. Noong 1887, ang Nolime Tangere na kanyang inilathala ay sumasalamin sa pang-abuso ng mga prayle. Sinundan pa ito ng isang nobelang El Filibusterismo na kanyang isinulat noong 1888 at inilathala noong 1891 na naglalaman ng mga pang-aabuso ng mga prayle. Nang bumalik si Rizal sa Maynila, ay itinatag niya ang kinlusan para sa reforma na tinatawag na La Liga Pilipina. At ito ang naging dahilan kung bakit siya ay pinatapon sa dapitan na bahagi ng Mindanao. Siya ay pinayagan na magpunta sa Cuba upang maggamot, subalit pumutok ang katipunan na isang sekretong samahan noong Agosto 1896, siya ay dinakip at ikinulong sa Port Santiago. Naririto po ako ngayon sa bukana ng Port Santiago na kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal. Halina po kayo at samahan niyo po ako. Ang Muog Santiago o Kutang Santiago ay isang puok sa Maynila at kilala bilang napapadirang lungsod. Di maikakaila ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng kolonisasyon o pananakop, ito ang nagsisilbing pangunahing tanggulang muog ng gobyernong Espanyol. At ginawa din itong bilangguan. At dito rin ikinulong at niliti si Dr. Jose Rizal at ginugol ang kanyang mga huling araw bago siya bitayin noong Disyembre 30, 1896. Dito makikita natin ang paghahatol kay Dr. Jose Rizal sa salang rebelyon sa pamamagitan ng firing squad. Dito natin makikita ang pagsusulat ni Dr. Jose Rizal ng pamamaalam sa kanyang mga magulang at mga kapatid. At dito rin isinulat ni Dr. Jose Rizal ang tulang mi ultimo adios o ang huling paalam na inilagay niya sa ilalim ng alcohol stove at hindi lampara kagaya ng paniniwala ng iba sa atin. Dito naman makikita natin ang pamamaalam ng ating pambansang bayani sa kanyang ina at kanyang mga kapatid. Dito naman makikita ang pagbisita ni Josephine Bracken at binigyan siya ng prayer book. Dito makikita ang pagbisita ng kanyang mga kaibigan na si Father Villager at si Tiniente Luis Andrade. Dito makikita natin si Dr. Jose Rizal ay naglalakad galing Port Santiago kasama ang bandang Espanyol at isang praile. Dito po sa lugar na ito ay binaybay ni Dr. Jose Rizal ang daan patungo sa bagong bayan.
Sa lugar na ito, mga minamahal kong mga kababayan, dito naganap ang isang pangyaring na itala na sa kasaysayan ng ating minamahal na bansa. Ang araw na ito na kung saan nagdilim ang mga kapaligiran, nanangis ang napakaraming Pilipino sapagkat nahatulan ng parusang kamatayan ang dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pag-ibig pa ang higit kaya sa pag-ibig ko sa iyo, bayan ko. Sa hirap at ginhawa, sa ligaya't dalita, ako'y kasama mo. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang matitili. Kung ang bulaklak ay humahalimuya, igagawa kita ng kwintas bayan ko. Kung nananalanta ang bagyo't sikwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Dito mismo sa aking kinatatuyuan ay makikita natin si Dr. Jose Rizal na pinupulsuhan ni Dr. Felipe Ruiz Castillo. At pagkatapos nun ay nangumunyon siya sa kasama nilang pari. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa kauna-una ang pagkakataon ay ngayon lang ako nakarating sa mismong kinamatayan ng ating pambansang bayani. Nakakalungkot isipin na kung nabubuhay lang siya, siguradong mas malaki ang maiaambag niya sa kagalingan ng ating bansa. Naririto po tayo ngayon sa Paco Cemetery na kung saan inilibing ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal matapos siyang barilin sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre, 1896. Dito sa lugar na ito ay makikita nyo ang bantayog ni Dr. Jose Rizal na kung saan inalagak ang kanyang mga labi matapos itong hukayin sa unang pinaglibingan nito sa Paco Park. Dahan-dahan kong binaybay ang lugar kung saan nakatindig ang bantayog ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ay ilang metro lamang sa lugar mismo na kung saan binaril si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng firing squad. At habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa kanyang bantayog, dito ko naramdaman na masarap palang maging Pilipino. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mula Kalamba hanggang Bagong Bayan, ako po si Mac Raven Di Una at ito ang aking dokumentaryo sa ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal.